So yun guys, no, i-proceed na natin yung ating ginuitan na ano, na ating ibabaston. So ayun, papasadahan na natin at sa ganun ay makita nyo yung finished product, kung ano ang itsura ng ginabaston na pantalon. So tara guys, samahan nyo na ako at sa ganun ay makita nyo kung paano ito papasadahan. So bali, ito yung ating buwet. So ang gagawin nyo lang ay susundan nyo lang yung buwet tapos pasadahan. So ganun lang kasimple. Dodoble nyo lang dito sa bandang tuhod nang sa ganun ay matibay siya, kasi ito yung persyado na ano, na part yung kumbaga ano, yung nandito yung ating lakas. So kailangan nating doble ito nang sa ganun ay hindi basta-basta natatastas. Tapos itong dito naman, so dito sa bandang loob, so pwede nyo na itong idiretso nang sa ganun ay isang pasada lang. Kasi magkagugtong naman yan, so idediretso mo na yung pasada. Ayan, tapos yung dito naman sa kabila. Ayan, so kung napapansin nyo ay bakit meron na siyang zigzag. So bali po ang nangyari niyan, kasi nagbawas nga tayo, pumasok tayo ng halos mga 1 inch kabilaan. So dito meron na po siyang dating pasada. So inijingan ko na atang sa ganun ay dire-diretso na yung pagawa. So pwede naman yon, kahit na hindi mo pa napasadaan itong guwit na ginuitan mo. So, kasi meron naman siyang dating pasada, so hindi na yung gagalaw, pwede mo na siyang ijingan. So, kahit na walang pasada yan, pwede rin, kung depende na yon kung paano ka mag-i-aging. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung yung pag-i-aging, kung paano, kasi napanood ko naman na yon kung paano yung ginagawa yung pag-i-aging. So, ayan, ang sunod natin ay, so, kasi may aging na. So, ipipinis na natin ngayon ito. Bali, papasadaan na natin yung kanyang laylayan. Ayan. Sa pagpasada ng laylayan guys, ay dito kayo mag-umpisa sa insin. So, ibig sabihin, ito yung parte dito sa ating, ano, dito. Loob. Yan tayo mag-umpisa pagdating sa pagpasada sa laylayan. At nang sa ganun ay yung ating dugtungan ay hindi nakikita. So tago siya, nasa bandang loob. Ayan. Ayan. Ito yung insin.
So, diyan tayo mag-umpisa ng ano, pagpasada. Ayan, itutupi lang natin to. So, sa pagtutupi ay depende yon kung ilan yung allowance na ibigay mo. So, depende na sa iyo. Kung halimbawa is 2 inches ang iyong binigay na allowance, so, ang tupi nun ay bali 1 inch. So, ayan, dalawang 1 inch lang yan. Itutupi nyo lang ng doble. Ayan. So, ito, yung allowance ko dito is 1 and a half lang. So, bali, ang itinupi ko lang ay 3 quarts. Dinoble ko lang. Ayan. Para alam nyo rin. So, ayan, pasadaan na natin to. Tapos yung isa naman, ganun din. Same procedure lang. Na. Natapos na natin at napasadaan na rin natin yung laylayan. So, ibig sabihin ay nasa ano na tayo, tapos na tayo. Ayan, tanggalin lang natin itong mga sinunglit na to na lumilitaw. Ayan. Para sigurado, pwede niyo ipagtapat yung dalawa kung parehas ba yung lapad. Ayan, parehas naman. So, ayan, ipakita ko sa inyo. Harap-harapan. So, ito na guys. Natapos na namin na natin yung ating piston. Nabibuyol na ako. So, ito. Pasensya na kung nabibuyol ako ito minsan-minsan. Ayan. So, napasto na natin. Ito yung isa. Pagpapat natin yan, kailangan parehas. Parehas yan. So, ibig sabihin nun, tama ang yung sukat. At saka, yun din, siyempre, nasa tama ang yung hindi lang bara-bara o ganun. So, ayun, at sa ganun ay marami kang customer na makukuha. Baka mamaya, basta mo na lang ito pinasadahan, tapos pagbigay ng customer, nagugulat yung customer, bakit yung kabila ay masikip? Yung kabila ay okay naman. So, kailangan i-check na ito. So, yun lang guys, hanggang dito na lang ating vlog at maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo kahit paano. So, ayun. Hanggang dito na lang. No, sana hindi kayo magsawa sa pagsubaybay ng aking mga videos. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga sunod na mga videos. So, yun, hanggang dito na lang and bye-bye!